dumating na ba sa panahon na naubusan ng pagkain ng inyong pantry? Living on a 250 a day budget. Oo, Leo. Yung 250? Oo. Na, alam mo yung dumating sa point na parang mahirap. Mahirap tayo. Mahirap tayo. It just so happened na nakatira tayo sa apartment, hindi tayo nakatira sa ilalim ng tulay, hindi tayo nakatira sa barong-barong, pero mahirap tayo. Kasi kailangan nating budgetin yung 250 para makasurvive tayo in a day. Yung breakfast, lunch, and dinner. Si Teacher Marge, yung episode 50 natin, tinanong ko sa kung yung education ba ay susi ng ikagiginhawa. Ang sabi niya, ang hirap daw kasi i-define kung ano ba yung maginhawa. Yan ba yung may kotse, may negosyo, kumakain ng 3 beses ang araw? Yan ba yung nakakapag-send ng anak sa private school? Pero yung tanong ko sa'yo, JM, ano yung mahirap? Ano yung hirap? Yan ba yung isang beses lang kumakain isang araw? Yan ba yung nangungutang para bayaran ng bills? Nangungutang para makakain? Yung kailangan mong kapalan yung mukha mo para manghiram ng pera. Ayaw mong lumapit, ayaw mong humingi ng tulong kasi nahihiya ka. Technically, hindi naman nila obligasyon na mabuhay yung pamilya mo sa pamamagitan ng pagpapautang sa'yo. Dumating kami sa Leo sa ganon. Kailangang manghiram ni Red para may pambayad kami sa rent ng apartment. Kasi nahihiya na rin kami doon sa landlord. Dumating doon sa point na mag-iisip kami, Red, anong uulamin natin? Na lahat kami makakakain, na ma-enjoy. Lalo na si Temple kasi baby pa siya during that time. Bukas, ano kaya yung gagawin natin? Saan ulit tayo kukuha? So yun, dumating kami doon, Leo, sa ganun na dumating ako doon sa point na ayoko namang ipaglandakan sa buong Facebook o so social media na ano. During that time, hirap na hirap kami. So yun, dumating kami doon sa point na baka maputulan tayo ng kuryente. Anong gagawin natin? Bakit naging 250 a day? Tapos bakit naging 6 na katao? Chef, si Temple, ako, yung anak ni Chef, si Manang, tsaka yung husband niya. Baka sabihin na ba, eh kasi nagkakatulong ka pa. Ayaw kaming iwanan nung dalawang matanda. Kasi nung maginhawa kami, natulungan namin sila para ipagawa yung bahay. Laging sinasabi yon nung nanay, nung si Manang, na kaya siya nagkaroon ng maayos na bahay is because sa amin ni Red. Gusto niyang tumanaw ng utang na loob. Nagmamalasakit siya. Pero syempre, nahihiya din naman kami na, alam mo yun, kailangan mong pasahurin. Wala ka naman muna mapapasahod, hindi mo mabibigay ng buo. Kasi yung time na 250 a day, yun yung time na walang work si chef. We try to live with what I'm getting from freelancing. And I'm just starting, so hindi ko pa alam kung yung kitaan, kumbaga. As much as possible, kung hindi man kami maging komportable ni Red, komportable yung mga kasama sa bahay.